Submissive kasi tayo, ma'am. Yung parang kapag when it comes to decision making, if my ex-husband makes a certain decision, even if I don't agree with him or I feel that there is a better option or decision that we should take as a couple, I would always go with what he wants. Ano ang natutunan ko sa past relationship ko? Ang hirap na yung tanong. Hala! Wait lang. Ano ang natutunan ko? Siguro ano na lang, ma'am. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng pinagdaanan ko. Nung una siguro, when my heart was broken, andun yung kine-question ko yung sarili ko at nakakahiyamang aminin, dumating din ako sa time na kine-question ko rin si God, which is wrong, of course. Pero I don't want to make it appear naman kasi as if I got it all under control. Kalokohan naman yun. Walang ganun. Talagang kine-question ko rin si God sa mga nangyari, which is mali nga. Pero kasi kung papipiliin ako kung hindi na lang ba nangyari, kung ano yung nangyari noon o yung ngayon, dito pa rin po talaga ako sa ngayon. Kasi po dati, sobrang, kung meron man ako natutunan, sobrang duwag ko dati. I am very, very dependent on my ex-husband. Yung parang bilang asawa kasi may pagkaano po talaga ako, sobra ko pong submissive kasi tayo, ma'am. Yung parang kapag when it comes to decision making, if my ex-husband makes a certain decision, even if I don't agree with him or I feel that there is a better option or decision that we should take as a couple, I would always go with what he wants. Not that hindi ako magsasalita, I will tell him, pero kaya ko kasi siyang sundin wholeheartedly eh. Ang nangyayari, susundin ko siya and then I pray to God that parang, Lord, I don't trust this decision, but because I trust you, then sige, I will let him decide. Parang ganyan. Pero ngayon kasi, nagkaroon na po talaga ako ng lakas ng loob. Nararamdaman kong may boses na rin po ako. I think I also have my two children to thank for this. Iba kasi yung alam mo na nabubuhay ka lang para sa sarili mo, sa nabubuhay ka kasi may binubuhay ka rin dalawa pa. Iba eh. Iba yung magiging mindset mo. Iba yung magiging drive mo sa buhay. Before, pag sinabi kong, ay, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya talaga. Pero ngayon po kasi, yung Jenica po kasi ngayon, sasabihin nilang hindi niya kaya, pero gagawin niya pa rin. So, ayun po. Tapos, ma'am, ano yung pangalawang question? Paano mo siya i-apply pag pwede ko yung mainap? Paano ko i-apply? Ay, ma'am! Ba't ko pati lang yung second question? Ano ba yun? Paano ko i-apply? Alam niyo po kasi mahirap na po talaga ako may love ngayon. Patatlong taon na po tayong single, pero habang patagal ng patagal, parang mas, kasi syempre natututo ka na marunong ka na manood ng sine mag-isa, kumain mag-isa. Tapos you feed yourself and not just that, you also feed others. Yung parang nagkakaroon ka na kasi ng kumpiyansa sa, nagkakaroon na po ako ng kumpiyansa sa sarili ko na, okay, yung parang gano'n, may mga gano'n na akong moments. So, pakiramdam ko po yung bagong pag-ibig o para mahulog yung loob ko sa iba, dapat talaga magaling po siya. Kasi po, paano yan? Magaling na rin ako. Yung parang kaya ko na po yung, sana po hindi po mayabang yung dating, pasensya na po kayo, pero talagang ginapang ko po kasi talaga itong healing ko eh. Parang pag iniisip ko, natutuwa rin po ako na layo na po nang naitawid ko sa sarili ko, most especially with my mental battles. So, pakiramdam ko po pag may dadating na bago, I can very much differentiate a red flag from a green flag now. Ando na tayo. I don't want to awaken kasi love. When I say that I don't want to awaken love, I don't want to look for it. I don't want to date
anyone at the moment exclusively. Kasi alam ko na po yung weakness ko. Alam ko na ang receiving love language ko is words of affirmation. So sa madaling salita, medyo utu-utu po tayo. Masabihan tayo ng ang ganda mo, parang ikaw lang mamahalin ko. Ako naman si, oo, ma. Tama nga. So parang hindi na tayo ganyan. I don't want to awaken love. And when I say I don't want to date exclusively, it's because I feel that if I'm gonna date just one person, I feel that mabilis na namang mahulog yung loob. Mamisa, uto-uto na lang ako paminsan. So parang aware na tayo na, oh girl, medyo uto-uto ka. So, ano na, parang if you want to get to know me, hindi na tayo yung laging nag-reciprocate agad ng binibigay. Marunong na tayo mag-weigh ng, is this person's intention of ganyan-ganyan coming from purity, a genuine heart. And it's really difficult to date right now because I have two kids. And so when I'm dating, kailangan titingnan mo siya, hindi lang siya parang good partner for you, but would he a good father also to my children. So sa larangan na yan, baka 2025 pa po tayo. Pero sa ngayon, parang medyo wala pa.